Hi everyone, John Teki here, and today papakita ko sa inyo kung paano natin i-install yung Ultimate Emulator para sa Legion Go natin. So ito yung Emu Deck, ito yung ginagamit ko sa Steam Deck. All-in-one na siya, no? Halos lahat ng emulators nandito na. And ang maganda dito is very optimized to para sa Legion Go natin. So hindi na natin kailangan mag-download ng isa-isang emulators para sa Legion Go natin, since sama-sama na lahat dito sa Emu Deck, no? Pero before that, special thanks muna tayo sa mga nagpakapi sa atin this month. Maraming salamat kay Sir Maul. Yan, makikita nyo yung profile niya sa screen. And kay Ma'am Frances, yan, maraming salamat po. So, ayan po yung mga supporters natin sa Steam Deck assistance naman na ginagawa natin sa kanila. Sila po yung nagpapakapi sa atin. Maraming salamat po at malaking tulong yung pakapi nyo. Very inspiring po sa atin. So okay, here ang first natin gagawin is mag-open muna tayo ng Steam. So make sure meron tayong Steam na naka-install. So dito sa Steam, gagawin natin siyang big picture mode. So pupunta tayo sa settings. Then dito sa interface, and make sure na naka-start yung Steam in big picture mode tayo. Tapos close natin yan, then click nyo ng big picture mode siya. So yan, ang kinagandahan kasi nung Emu Deck is yung interface ng bawat game, halimbawa Super NES or Switch, nandito na yung mga game niya, no? So hindi nyo na siya kailangan i-search isa-isa. So nasa inyo na lang kung ano yung isi-shortcut nyo. So, okay, minimize muna natin to. Ayan. So da-download na tayo ng Emu Deck. Ayan, punta kayo ng browser nyo. Madali lang naman siya hanapin, Google nyo lang yung Emu Deck. Itong first link niya. Ayan, tapos dito sa download, click nyo po yung Windows Beta. Ayan, so download beta. Lagay natin siya sa downloads natin. Ayan, ako meron na naka-install eh, pero copy na rin natin siya. Once okay na, open nyo yung folder. Then double click nyo lang siya para mag-run. Pwede nyo lang close tong browser. So, yes nyo lang yan kapag lumabas tong slow DNS detected. Then, yes nyo lang din to, yung PowerShell. Yan nyo lang siyang mag-upload. Then, magre-require siya ng application sa Windows Store nyo. So, make sure na nakalogin yung Microsoft account nyo para malogin nyo yung Windows account nyo, no? Tapos, mag-open yan ng store. Yan. Once na lumabas na itong app installer at hindi pa naka-install sa inyo, install nyo lang siya. Then once na-install na siya, pwede nyo na i-close yung Microsoft Store. So magtutuloy na yung installation yan. Update nyo lang to. Yan. Then close. Okay, so ito na ang lalabas dyan, no? Yung select your ROM directory. So, ako kasi nasa SD card, no? So, ang pipiliin ko is yung SD card ko. Yan, click the next. Tapos, kung ano yung device na meron kayo, sa akin is, which is Legion Go. Yan. Tapos, yung mga emulators na i-install niya. So, hayaan nyo lang yan as is. Then, continue. And, continue lang. Dito, depende sa mga preference nyo. Kung gusto nyo meron siyang mau-autosave siya or hindi, pwede.
Yan natin, on lang yan. Dito sa achievement account, pwede nyo skip yan or gawa kayo ng account. So more on continue lang naman yan, depende sa gusto nyo yung setup ng display ng mga game. So ayan. Tapos dito sa front end natin, pipili kayo kung anong klase ng UI ang gusto nyo. So ako, sa Steam library ko siya gusto ibabrowse. Kasi ito, magiging naka-organize na siya. So may lalabas na bagong application dyan. Doon nyo i-click kung saan yung mga emulators na gagamitin nyo. Medyo mabusisi pa kasi pag yung emulation station. Mas familiar ako sa Steam Deck. Kasi ang sa Steam, naka-organize na rito yung mga games. So ang pipili natin is yung Steam Library. Then continue. Tapos next. So lahat yan, next nyo lang. By default, finish. So balikan natin siya once tapos na. Okay, once it's done na, makikita nyo yan, read before continuing. So next nyo lang yan, kailangan nyo lang kasi ng Steam input naka-enable dun sa Steam nyo, which is inattach natin dito yung mga MU deck namin. So next nyo lang yan. Then ito, skip from now. So dito, magre-required na kayo ng mga games na kailangan nyo. So yan, so okay na yan. Okay na yung MU deck natin. Ngayon, pupunta tayo ng folder ng MU deck. So sa akin, nasa SD card. Nagkaroon siya ng emulation folder. So dito nyo ilalagay yung mga ROMs nyo, yung mga games ng Super NES or Switch. So bawat folder dito, ayan makita nyo. Bawa ito, sa Switch, another example yung Switch natin. Natin yung Switch dito, ayan. Kinilik nyo yan, ito meron ng mga games na nakalagay, no? So dito nyo lang i-dump lahat ng mga games nyo dyan sa Switch folder. Same dun sa ibang folders ng ibang emulators na gagamitin. So, pag sa Switch, kailangan nyo ng BIOS or mga keys, no? So, hindi ko pwedeng ma-provide dito yung link ng mga BIOS and mga keys and other ROM files. So, kung gusto nyo yung mga file, message nyo lang ako sa Facebook page ko and make sure na subscribe kayo sa channel and of course, like and share the video. So, dun sa keys niya, pupunta kayo ng BIOS. Then, hanapin nyo yung USU folder. Then, nandito yung firmware at yung keys. Dito nyo siya ilalagay. So, ito yung firmware niya. Ito rin yung keys niya. So, once okay na lahat yan, makikita nyo kapag pinopen uli natin yung MU deck natin, pupunta tayo ng Steam ROM Manager. Okay. So, ayan. Lumabas na yung parsers window niya. So ako, ang ginagawa ko is tinatoggle off ko lang muna to. Kasi ang mangyayari diyan kapag pinarses na natin lahat ng emulators niya, lalabas nung sa shortcut sa Steam. So ang ginagawa ko, kung ano lang yung mga games na kailangan ko, halimbawa dito Switch, hanapin ko yung Switch. So ayan, then the Switch USU, and nakiklik ko. Then naglagay na rin ako ng Super Nintendo. So ayan, Super Nintendo. Then yung Nintendo, ayan. Tsaka yung Sega. Ito, Genesis. Sega Genesis. So ayan, yan lang ang mga inopen ko muna. Oh, may PS3 rin pala ako nilagay. Yung God of War. So ang magiging natin is yung PS3. Ayan. So dito naman, add game na tayo, no? So, add games. Tapos click nyo yung parse. Ayan. So makikita nyo, maglo-load na siya ng mga images niya, no? So yun, makikita nyo, ito na yung mga images ng mga emulators natin. Then, ang next nyo gagawin is save to Steam. Once save to Steam na yan, pwede nyo na i-close. And close nyo na rin yung MU deck. Tapos launch nyo na yung Steam. Okay, so ayan na siya guys, no? Ayan na yung mga ROMs natin. So it's up to you na kung ano yung mga games na ilalagay nyo, no? So very easy lang naman siya and straightforward lang yung pag-install natin. So I hope you like this guide guys and thank you very much for visiting my channel. And see you again to the next video. God bless everyone.